good afternoon po. Tapos na po ako sa duty ko and uuwi na po ako. And ito na po ang aking kapalit, si Abir. Siya po ay taga Syria. She is from Syria. And Ibrahim is also... Syria also. Oh, he is also from Syria. And for those who are asking me all the time if they want to work here in Sweden, sa mga gusto po dyan na malaman kung papaano magtrabaho dito at kung ano-ano po ang mga kailangan, ang importante po talaga dito ay... ang matuto ka magsalita ng kanilang language dahil yun po ang isang kinakailangan para makapag-communicate ka sa kanila. Okay? So, here... I understand. Yes. So, Omnivilio Baher Isberia, Nimus Tilera Ir, Diras Sprok. So, Elihor, kan do for Clara den po din Sprok po Syrian. So, dung fatar, Elihor, for so? Yeah, yeah, I mean... بو عربيسكا لا؟ يا بو عربيسكا. بو عربيسكا. إذا بدك تشتغل إذا بدك أو إذا بدك تشتغلي بالسويد أو تشتغل بالسويد لازم تتعلم اللغة السويدية وهي شغلة مو سهلة. اللغة السويدية مو سهلة بس الحياة حلوة هون جميلة العمل يعني كويس بس بدها اجتهاد شخصي وتعلم اللغة بشكل جيد لحتى يحصل على فرص شغل أكثر الواحد. I don't understand what he said at all. Ay, hindi ko naintindihan ko anong sinabi niya. Sana na lang ay naintindihan niyo. Okay, meron pong konting issue doon sa kabila. Kumado der, ele? Ska du hjälpa? Jag var där. Någon i Halva kanske. Oh. Man måste gå och fråga vad som händer. Nej, jag vet för att också... Gissa, innan. Fira, eller gott, samma som du. Ja. Hon lite hon var, jag tror, Halva och sen kommer... Hon var ju också själv två timmar. Jag tror vi berätt, men hon Halva nu. So as you can see or as you can hear, they are two Syrian nationality, yes. But they communicate yes. with Swedish language, yes. And that is really a must here. So if you want to work here in Sweden, must. Language is a must. In English, must. Yes, English is not working must. Here. Must because teach. Yes, the old people here, they don't really speak English. All of them, they understand a bit, but no. If you ever going to show them how you care and show your work, you need to express yourself through their language, and that's the only way you will be able to do your job here. So Swedish language is Swedish number one. Is the first. Yes. Whether you can meet a Swedish man, Swedish wife, it doesn't matter. You need to learn the language. All here can speak English. Yes. There is no problem. But the work? The work in Swedish. Swedish. In Swedish. Oh, absolutely. Yes. Okay. Goodbye. Have goodbye, a Abir. Thanks. Hey, do. This is Imoron. Have a nice day. Yes, same. Hey, do. Okay, ayan po, uuwi na ako and maraming salamat po talaga sa mga nagtatanong din po dyan sa atin, sa Pilipinas at sa mga nanonood po ng vlog. Iti kay, sasara ko lang itong aking aming gate. Ayan. So, uuwi na po ako and umulan po dito kanina kaya ganyan, nakaganito ako. Parang hindi ako mabasa, diba? Tatanggalin ko muna itong buhok ko kasi sumasakit na yung ulo ko. Parang... sakal na yung buhok ko, kakatali eh. Tsaka alam nyo kung bakit po yung nakatali dahil nga importante, mahaba po kasi yung buhok ko, ayan mahaba siya, di ba? So importante po kasi, teka madilim, importante po kasi na yung buhok ko ay hindi gaganyan-ganyan sa mukha ng mga matatanda at hindi nakakadistorbo pag kumikilos po ako, di ba, sa pag-aalaga ko sa kanila. So ayan po, nagpapasalamat po ako sa mga katrabaho ko at nag-join po sila or nag-share po sila ng kanilang nalalaman na yan po talaga ang importante dito ay ang matuto ka ng language nila. And then kahit po anong gusto ko lang pong ipaalam sa inyo dyan na ay teka nahulog
kahit po ano paman ang inyong natapos o natapos natin, kahit nakailang university po tayo, ilang mga certificate po yan at mga diploma, babalikan mo po talaga dito. Magsisimula ka po talaga dito sa 0 to number 1, parang grade 1. Anyway, meron po actually advantage para sa ating mga Pilipino o Pilipina dyan, sa aking mga kababayan. Dahil ang letters po dito, ang ABC, ay kapareho lang ng sa atin. At ang kanila din pong letters dito ay ganun din. Meron lang po silang karagdagan. Yun po yung O na may dalawang dots sa taas, yung O na may isang bilog sa taas, and yung letter A na meron ding bilog sa taas. So tatlo po yan, O, E, E, U. Grabe, kung ano-anong mga meron po silang dagdag na letra sa ABC, sa alphabet. Ayan. And yun po ay iba rin ang paggamit at iba rin po ang pagbigkas. Anyway, sa pagbibigkas naman po, kung paano po tayo dyan nagbabasa ng ating mga sentence at ng ating mga words, napaka almost the same lang po ang pagbigkas. Halimbawa po ay for example, isang words po, magbabanggit tayo. Halimbawa, yung apple. So dito po ay naka-spelling din po siya ng apple, pero yung letter A po niya ay may dalawang dot sa taas. And then pag binasa po natin, ay English pala yon, anyhow, English siya, 'di ba, apple. So pag babasahin po dito sa Swedish ay äpple. So L E. Kung paano siyang sinulat na L E, ganun din ang pagbasa mo, le, äpple. So yung A nga lang ay parang nagiging e. Parang nagiging isya, okay, di ba? So anyhow, ayan po ang napaka-importanting isa. Sa mga nagtatanong po dyan na gusto pong magtrabaho dito, ayan po, dumadaan po kasi ako sa, ayan, yung bahay po na yan na white, ayan po ang bahay nila, Michelle, yung kaibigan nating Filipina na may asawang Nigerian. Dinadaanan ko lang po yung bahay nila, malapit po yan sa aking trabaho. So, pakita ko lang po sa inyo, diba? Anyhow, so, sa mga nagtatanong po dyan na gusto po magtrabaho dito, paano po makapunta dito, marami po tayong mga tips dyan at marami po tayong mga information na ibibigay po sa inyo. Ayan, wag po kayong mag-alala dahil ako ay isang Pilipina na marami rin pinagdaan ng mga paperworks and processing of documents para makapunta po dito, para po makapagtrabaho dito. And dito rin po kami kinasal ng asawa ko. So yung mga paperworks din po na nanggagaling dyan sa atin, kung ano-ano mga certificate, kung ano-ano mga papel ang kailangan, nadaanan din po yan ni Inday. So, ibibigay ko po yan sa inyo sa mga coming up na mga videos natin, ha? So, wag po kayong mag-alala. Bibigyan po kayo ni Inday ng mga tips, ng mga informations na dapat po ninyong malaman. Iba-iba po ang ating mga ibibigay na information sa inyo. Kasi pwede ka pong pumunta dito bilang isang turista. Pwede kang pumunta dito bilang isang fiancé. Pwede ka rin pumunta dito bilang isang kamag-anak. Iba rin po yun. Or ikaw ay isang magulang, kukuhain ka ng anak mo. Or ikaw ay isang anak na kukuhain ka ng magulang mo. Iba-iba po ang mga requirements niyan. Iba-ibang proseso. At iba-iba din po ang mga lakaran. So, ibibigay ko po ang mga information na yan, kung paano po yan pwedeng gawin. And kung ikaw naman po ay friend lang, yun po ay para na rin siyang tourist visa. And kung paano ka rin po dito magkakaroon ng, dito po kasi lahat ay mayroong personal number na sinasabi o tinatawag. Lahat po ng tao dito, at bago ka po makapagtrabaho, kailangan ikaw ay mayroong personal number. Kahit hindi ka po permanent dito na visa, may working visa ka,
kaila bibigyan ka po nila dito ng personal number dahil yun po ang magiging declaration mo sa tax government. So doon po nila titignan lahat. Ayan. So nachi-check po nila dito ang lahat ng almost lahat ng nangyayari sa buhay mo. Well, yung mga napaka-importanting bagay lang po to help you also live a quality life. So meron po silang control sa bawat status ng mga buhay ng mga nakatira po dito. At isa pa, alam nyo, hindi po mababa, ano bang tawag dito? Hindi po low price, hindi po mura ang tumira dito sa Sweden. And sa mga gusto pong malaman dyan, sa mga interesado po na magtrabaho dyan dito sa Sweden, pinapauna ko lamang po sa inyo na dito po ay magbabayad ka ng tax. Number one is 30% to 40% tax po ang iyong babayaran.